Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon, magbablog na naman ako regarding na naman sa trabaho namin. Ayun. So by this time, ang pag-uusapan naman natin ay magkano yung sahod ng caregiver sa Japan. Ayan. So isa siyang masayang topic na para sa ibang tao ayaw nilang pinag-uusapan or tinatanong kung magkano yung sinasahod nila sa trabaho. Siyempre, alam mo na yung iba, nahihiya na kaya siya maliit or pag sinabi naman nila na sobrang laki ng sahod nila, parang naiyabak, sabi naman nila ang yabang nila. So ngayon, ayan, i-reveal ko na kung magkano yung sinasahod ko buwan-buwan bilang caregiver dito sa Japan. Hindi dahil gusto ko siya ipagyabang, no? Kasi alam ko na merong ibang mga estudyante or merong mga ibang Pilipino na nasa Pilipinas, o mga ibang Pilipino na nasa Pilipinas ngayon na nag-aaral sila ng Nihongo, tapos nag-try sila na mag-training as caregiver para makapunta sila dito sa Japan para magtrabaho. Kasi di ba nabalita na nga na hiring na yung Japan sa mga caregiver at saka kung ano-ano pang trabaho. So ayun, back to the topic. Merong iba't ibang klase ng caregiver na nagtatrabaho dito sa Japan. So, alam ko merong isang SSW. So, parang mga estudyante din sila na under sa agency, na under din ng TESDA. Tapos may isa pa na, yung EPA. Ano ba to? Ayun yata yung mga nag-apply directly from POEA. Tapos may isa pang klase. Yung isang klase na yun, kabilang ako dun, no? So, yun yung mga caregiver na asawa ng mga Hapon na naninirahan dito sa Japan. So, yun yung mga caregiver na hindi dumaan ng kahit na anong klaseng training sa Pilipinas. Na dito na sila nakatira. Na meron silang visa. Na kahit anong trabaho yung applyan nila, pwede. Tapos isa na yung caregiver doon sa napili nila. So parang kagaya ko, di ba? Ayun. So, pero ang kinaibahan lang din kasi noon, kahit hindi ako nag-take ng caregiver na course sa Pilipinas or dito sa Japan, meron akong background knowledge regarding, ano ba to, pag-aalaga sa mga tao or sa mga mga pasyente, ganun. Kasi, yun nga, ano, naging nurse naman ako kahit papano. So, ayun, tinry ko na mag-apply dito as caregiver for the purpose na gusto kong matuto mag-Nihongo. Yun. Dahil hindi ako matuto sa asawa ko. Sa bahay kasi nagsasalita kami ng, nag-uusap kami ng English. So, walang masyadong Nihongo communication eh. So, yun, sabi ko sa kanya, gusto ko mag-try mag-caregiver para matuto ko. Kasi, sa caregiver, importante yung communication skills eh. So, nung nag-apply ako ng caregiver, konting background lang, no? Bago tayo pumunta doon sa salary topic. So, nung nag-apply ako ng caregiver, tinanong nila ako kung marunong ba ako mag-Nihongo. Ang sagot ko, konti lang. Pero willing ako to learn. Ang sinabi ko lang, meron po akong background knowledge. Kasi nurse ako sa Pilipinas. Tapos yung tinanggap na nila ako agad. Wala nang ko ano-ano. Basta tinanggap niya, okay, tanggap ka na. Total, may visa ka. Tapos may background ka naman na nurse. Sige na, mag-on the spot training ka na. Parang ganun. So, yun. Nag-training na ako agad on the spot. Tapos yun, natuto na ako. Ngayon, congratulations sa akin. Sa June, magto 2 years na ako nagtatrabaho as caregiver. Tapos yung Nihongo ko, medyo nag-improve na siya ng konti. Tapos so yun, yun lang, ano, konting introduction lang regarding sa caregiver, no? Hi, tapos yun. So next topic na natin, diretso na natin, is regarding about sahod. Yun. So last month kong sinahod, nakuha ko siya kahapon. So yun, ang pinaka, hindi ko kasi mapapakita yung payslip ko dahil, ayun, sinulat ko na lang. So yun, so ang total na sinahod ko last month is 266,951 yen. Yun eh. So ang katumbas nun sa peso is 124,288 pesos. O di ba ang laki? Sa peso. Pero syempre, nandito nga ako sa Japan. So yan din yung ginagastos namin. So from 266,000, meron akong deduction na 47,676 yen. Yun eh, deduction yun. So sa Pilipinas, ang sa katumbas nun sa peso, 22,000 pesos, 197. So ang natira na lang sa akin, 219,275 yen, no? So sa peso, ang katumbas nun, 102,000 pesos. O diba? Medyo malaki pa rin siya siguro kung titignan mo. Pero yun, depende yun na sa sahod kasi kung i-compare ko yung sahod ko sa mga katrabaho ko, kasi may iba rin akong Pinay na katrabaho, yung sahod nila mas malaki compare sa akin. Bakit? So, later i-explain ko yun. Pag i-breakdown na natin yung ano, pinaka-total ng sinalary ko. Ne? So, let's start sa total na salary. Ne? 266,951 yen. Anong kasama doon? Ano yung mga bagay na kasi ano yung mga sakop nun, no? Bakit ganun kalaki inabot? So, yung basic pay nila sa akin, monthly payment, is 16 kalapad. Simple na natin. 16 kalapad, ne? So, 162,000 yen. So, ang katumbas nun, basic salary ko, is 75,471 pesos. Fix na yon na monthly salary ko, ne? So,
after doon, sa 16 kalapad na yun eh, meron akong additional regional characteristic allowance. Hindi ko alam kung saan ang galing gan. Tatlong lapad. So, 13,967 pesos ang katumbas nun sa Pilipinas. So, sa Japan, sa mga nagtatrabaho na caregiver, galing sa, ano ba to? Galing sa city government? Nanggagaling yung pera na yon. So, kung caregiver ka, parang bibigyan pa nila ng allowance na tatlong lapad dahil ganito yung trabaho mo. Siguro, alam nila na mahirap yung tinatrabaho mo, kaya parang pampagana, dadagdagan nila yung sahod mo. So, from 16 kalapad plus tatlong lapad, so may 19 kalapad na ako, di ba? Tapos yon, madadagdagan pa yun ng commuting expenses. So, dito sa Japan, bayad din ng company mo yung transportation expenses. So, dito sa akin, dalawang sakay ako galing sa trabaho. So, kailangan kong sumakay ng bus at mag-train bago makarating sa kanila. Tapos, yung expenses na yun, bibila ko ng ticket every month. Tapos, isa-xerox ko yun. Tapos, ibibigay ko sa kanila. Tapos, kung magkano yun, babayaran nila at isama nila sa sakod ko. Tapos, yung sumunod dun, o yun, yung commuting expenses, ano yun, ano ba to? 11,611 yen. So, sa Pilipinas, additional 5,400 pesos pa yun, di ba? So, 19... So, may 20 kalapad na ako. Tapos, aside pa doon, meron pang binibigay na treatment allowance doon sa company na napasukan ko. Treatment allowance? Hindi ko rin alam kung ano to. So, totoo lang. Parang, sabi nila, sa ibang vlog na nakita ko ha, sabi nila, pag kumpleto yung attendance mo, minsan nagbibigay sila ng additional payment. Pag nakumpleto mo yung attendance mo ha, pero sa akin kasi, fiction na nakalagay, treatment allowance, ano ba to? Itchimang nisen yan. Ano, so 12,000 yen. So sa Pilipinas, ay hindi. Hindi pala yun. Yung treatment allowance ko pala. Bayan, wait lang ah. Yung treatment allowance ko pala, 4 na lapad. Ano? Bakit? Wait lang ah. Ah, alam ko na. So, pasensya naman po. Nalito na ako kasi tignan nyo naman sinulat ko. Ayan, o diba, ang gulo-gulo. For the first time, nag-compete kasi ako ng peso. Ang salary ko. Ayan, so balik tayo eh. Basic salary, regional characteristic allowance, may commuting expenses, treatment allowance ko pala, 4 na lapad. So, yung 4 na lapad na yun sa peso, 18,623 yen. So, saan ang galing yun? So, sa company namin, may dalawang klase ng treatment allowance pag regular employee ka. Pag pang-araw lang yung pinapasukan mo, meron kang matatanggap na 25,000 yen. Pag puro day shift lang yung pinasukan mo. Pero, pag nag-night shift ka, kagaya ko, minsan pa night shift, alam mo yun, kasi pampalaki ng sahod, ayun, tumatanggap ako ng fix na 4 na lapad. So, katumbas noon, 18,623 pesos. Yun. Tapos, aside from sa treatment allowance, meron pa siyang specific treatment. Hindi ko rin alam kung saan nang galing yun, paano nila nakuha yun. Basta nadagdag sa sahod ko, okay na yun sa akin. Basta yun, specific treatment, 12,000 yen. So, 5,587 additional. Aside pa doon, may night shift allowance ka. Kada night shift mo, may additional na 3,000 yen. So, para kagaya ko, every month, meron akong minimum na 4 na night shift. Kasi available ko lang mag night shift is panggabi. Ay, tanga, ano ba yan? Available na night shift ko lang is Friday. Kasi, nakausap ko sa asawa ko, baka pwede naman payagam ako na mag night shift pag Friday kasi lalaki yung sahod ko. Ayun, pumayag naman siya kaya. Ayun, nakakatanggap ako ng 12,000 yen. So, another 5,587 pesos yon sa Pilipinas. Ne? Tapos, syempre pag night shift ka, meron pang midnight allowance yon. So, pag pumalo na siguro ng alas 10, tas buong madaling araw, meron pa akong additional na 6,608 yen. So, sa peso, 3,766. So, yun. Yun yung bumubuo nung 266,951 yen kong salary. Ang dami, di ba? Mga additional. Yun yung kinagandahan pag nagtrabaho ka ng caregiver dito sa Japan. Ayun. So, tapos na natin pag-usapan kung ano-ano yung mga allowance na napasama sa basic salary ko. So, next naman natin pag-uusapan, syempre hindi mawawala yun, yung deduction. So, sa deduction, simplihan na lang natin. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 na din na-deduct sa salary mo pag nagtatrabaho kayo sa Japan. So, isa na din yung health insurance. So, pag nagkasakit kayo, pag pumunta kayo sa mga hospital, 70% bayad yun ng company. Tapos, 30% ang babayaran nyo. So, somehow mura, diba? So, sa health insurance na yun, ang kinakatas sa amin is 12,675. Sa peso, ang katumbas nun, around 5,901 pesos. Yun. Tapos, sunod na kinakalta sa amin, employee pension, yun yung tinatawag nilang Nengkin. So, sa Pilipinas, ang katumbas nun, SSS. So, sa mga nagtatrabaho dito na nakakontrato, kunyari 3 years, minsan, pag nag-decide na silang umuwi sa Pilipinas, yung employee pension na yun, pwede nilang bawiin lahat. Actually, hindi bawiin lahat. Pwede nilang makuha ulit lahat.
yan, mauuwi nila yun sa Pilipinas. Pero sa mga kagaya ko na nakatira dito sa Japan, yun yung matatanggap namin pag tumanda na kami. O, diba? Parang SSSM. So, sa employee pension, medyo malaki yung kinakaltas sa amin, which is 23,790 yen. Katumbas nun sa peso is 11,076 pesos. So, next is employee insurance. Mura lang naman siya, 801 yen. Katumbas nun is 372 pesos sa Pinas. Then, next is food expenses. So, sa amin, yung company namin, pwede kaming bumili ng pagkain doon. Yung pagkain doon, yun din yung sineserve sa mga matatanda. So, mura lang siya, 200 yen lang siya per meal. Mas mura siya compare kung bibili ako sa convenience store sa labas. At mas okay siya dahil hindi ko na kailangan mag-prepare ng pagkain sa umaga. O, diba? Mas makakasave ako ng time. So, doon na lang ako. So, kinakaltasan nila ako ng 2,200 yen monthly. Katumbas doon sa Pilipinas is 1,024 pesos. O, diba? Mura pa rin. Then, next na kinakaltas sa akin is residence tax. So, lahat ng nagtatrabaho at nakatira dito sa Japan, kinakaltasan yan, 2,800 yen. Katumbas doon is 1,303 pesos sa Pilipinas. Then, aside from doon, income tax. So, that's 5,410 yen. Sa Pilipinas, 2,518 pesos, ne? Yon. So, lahat ng kinaltas sa akin, ang total nun, 47,676 yen. So, sa Pilipinas, 22,000 pesos, 197 pesos. O, diba? So, sa buong sahod ko na 124,000, kinaltasan nila ako ng 22,000 mahigit. May natira pa sa akin na 102,000 pesos. 901. No, sa Japan, meron pa akong hawak na 21 kalapad, o di ba? Sa madaling sabi, 21 kalapad. O yun. So, sa 21 kalapad na 'yon, syempre hindi doon natatapos yung pera mo, o di ba? Yung sinahod mo. Kailangan mong magbayad sa ibang mga nakatira dito, no? Na kailangan mong magbayad ng rent, kailangan mong bumili ng pagkain mo everyday, kailangan mong magbayad ng cellphone bills mo, kailangan mong bumili ng mga basic necessities mo, di ba? Ang dami pa rin gastusin. So, from doon, marami pang ikakaltas. So, sa mga nagtatrabaho nating kababayan na nandito sa Japan, kung magkano man yung natitira doon sa salary nila after kaltasin yung mga deduction, syempre magpapadala pa rin sila ng pera sa Pilipinas, o, di ba? Ayun, somehow na-feel bad ako. Kasi, hindi ako nagpapadala sa amin. Oh, mapapasensya na, alam mo yun. Nalaman nyo na kung gano'ng kalaki yung sahod ko, tapos hindi ako nagpapadala, gumen eh. Ayun. Hindi naman sa ayaw ko magpadala, pero alam nyo naman din na ang dami din naman naming expenses dito. Na kung isasama ko sa video na to, hindi siya, ano ba to, hindi mo aakalain na yun yung expenses namin sa Japan, o diba? Sabihin na natin na maraming nakatira dito sa Japan, marami din silang binabayaran. Siguro akala ng mga tao sa Pilipinas na madami silang pera, pero sa totoo lang guys, hindi po ganon. Kasi yan din po yung ginagastos nila dito, tapos sobrang dami din po ng expenses. So depende na yan sa kanila kung gano'n nila isa-save yung pera nila para makapagpadala sila ng pera sa pamilya. So sa case ko, somehow nagpapasalamat ako sa asawa ko kasi lahat po ng expenses namin dito sa Japan, as in lahat, siya po nagbabayad, siya po nag-shoulder nun. So sa akin, ang sabi ko sa kanya, yung salary ko, ikikip ko na lang, lalagay ko sa bank ng anak namin, tapos later on, pag dumating yung time na kailangan niya ng pera, like kailangan niya bumili ng something for emergency na talagang kailangan namin, yun, willing akong ibigay sa kanya lahat ng inipon ko para makatulong naman ako sa kanya kahit papan. So yun guys, yun lang naman yung ma-share ko regarding sa magkano yung sinasahod ng caregiver dito sa Japan. Isipin nyo pa rin, depende yun, kada taon eh. Depende kung gaano kalaki yung sinasahod nila, depende sa offer ng company, depende kung, ano ba to, depende sa offer ng company, tapos depende rin kung magkano yung basic nila sa trabaho. Kasi minsan nagmamatter din yun. Paano nagmamatter? Para sa mga nakapag-aral lang ni Hongo, tapos nag-take din sila ng caregiver na course, tapos nagtatrabaho sila as caregiver, yung basic nila, mas malaki compare sa akin. Kasi sa akin, diba, sabi ko nga, 16 kalapad lang yung basic ko, kasi wala nga akong inaral na ni Hongo, wala akong inaral na caregiver course dito sa Japan, pero pinayagan nila ako magtrabaho kasi, una, kailangan nila ng staff, dahil understaff po ang lahat ng, lahat ng mga home for the aged dito sa Japan, no? Kaya nga sila nag-start na kumukuha na ng mga Pilipino para magtrabaho dito. O yun, so may iba kasi akong katrabaho na medyo mas malaki yung basic pay nila compare sa akin kasi may mga license na sila. So yun, hopefully, sana makapag-take din ako ng caregiver course pag medyo hindi na ako busy. Nagpaalam na naman ako sa asawa kung mag-take ako niyan. Ayan, kaya ko din yan. Mag-aaral ako ng Nihongo. More. Ayun, so, ayun, maraming salamat sa panonood ng aking video. I hope may na-share ako sa inyo para sa mga tao na gusto magtrabaho dito sa Japan as caregiver. Regarding sa salary, alam ko maraming ibang gusto magtrabaho dito na nagtatanong kung magkano yung sinasahod dito sa Japan. Minsan kasi may mga tao na ayaw talaga sabihin, napaka-sensitive matter kasi regarding sa salary, o diba? Pero ayan, share ko yan sa inyo ngayon.
para makatulong naman ako kahit papano. So yun, so dito naman tatapos. So until next vlog, in case na may questions kayo regarding sa caregiver na trabaho dito sa Japan, paki-comment na lang or paki-message ako kahit saan nyo gusto, sa Facebook, sa Instagram, or dito sa comment section ng YouTube. At bago kayo umalis, don't forget to like and subscribe to this video, okay? Ja, sige na, bye-bye. Good night, SME.